Tika, tika saan ka, Mayla? Carmen po. At tika Carmen, ba't hindi ka pumunta kagad sa mayor? Kasi po, wala naman po siya dun sa ano eh. Baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. I categorically and vehemently deny the allegation and the complaint. Di kasi nungalingan kung sinabi niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Sa, binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000, tapos sabi niya pwede ka nang mag-exit. Kinuha yung... pera po na 9,000. 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa inyo? Marami kayong kinuha na tignan 9,000, na 1,000 lang natira sa inyo? Opo. Oh. Tayawa. Out of 29 affiants, there were 26 that submitted their affidavit of recantation, of which 4 of that affiants are not beneficiaries. Second, the implementation of such program, we religiously follow what has been indicated in the memorandum of agreement between the DSWD and the municipality of Carmen. Third, the alleged irregularity in the municipality of Carmen is not true because we haven't received any complaint or text or any information during and after the payout of that educational assistance to the municipality of Carmen. And in fact, after viewing the personal Facebook page of Governor De Rosario, the Governor Humahib, I immediately ordered and established a fact-finding committee to investigate the matter. And the result of the investigation, they found no irregularity, Mr. Chairman, on the event of that implementation. And in fact, the very venue of the, or the place where the assistance were given is just like 20 to 25 meters away from the PNP station. So with those allegations, perjured, I assume perjured allegations of the affiance, Mr. Chairman, as I've said, I categorically deny and vehemently deny as to that irregularity that happened in our municipality. Thank you. Thank you, Mayor Yuni Bahagi. What do you think is the reason behind? Tanungin kita. Ilan yung nagrecant ng statement? Out of 28? The exact figure, Mr. Chairman, out of 2,354 beneficiaries, there were 29 complainants and there were 26 affiants or complainants that recanted their testimonies. And there were 4 of those who executed their affidavit. We found out that they are not beneficiaries. So, yung nga, tanungin kita, What do you think the reason behind? Ang bilis nila mag-execute ng affidavit na ganun, tapos ang bilis nila mag-recant. What do you think is the reason behind? I presume, Mr. Chairman, that upon the effort of Honorable Lubahib to call their attention to go to Manila for this hearing, they were enlightened and they came to their mind that maybe their affidavit that designed, which they do not understand, which the content, it is including the content of their affidavit of recantation, that they do not understand the document that they were, that designed during the time. And if you would allow, Mr. Chairman, one of those, or two of those affidavits of recantation in the name of Rosie Bico, if you would allow to read the their affidavit of recantation was made under Visayan Tagalog version, but
If you'd allow, I have to read the translation, Mr. Chairman. Yung kwan lang, yung pinaka... Andito ba siya? Dapat siyang siya tatulungin natin kung andito yung tao na yan? No, Mr. Chairman. Wala. But as to your question, whether bakit nagmapadali sila sa pagkakas... Okay, please, in brief yes, lang, brief. Yes, Mr. Chairman, thank you. Go to direct to the point. The recantation affidavit of certain Biko, if I read, I am Rosie Biko of Carmenda del Norte, expressed my regret because I damaged the reputation of the public officials. Because of Kuya Gov Edwin Humahib's promise, he promised that we will be given 4,000 pesos, but what he gave is 1,500. That is why he made us sign an affidavit saying that we received the incorrect amount. So I am saying today that it's true that I have received the full amount according to the papers in the MSWD of Carmen that I signed at the time. I am reading the exact translation of said affidavit. One more, Mr. Chairman, the affidavit of recantation of certain Wency Rove. And I read, I am Wency Rove Somoza, resident of Barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte. Voluntarily withdraws my signed affidavit at tahanan ni Gov in Tagum because Kuya Gov Edwin promised to give me money in exchange of signing the affidavit that I did not receive the full investment given in Carmen. Order. Pamilya, I declare here. Leon, Mayor Leon, stop ko muna. Masigula mo kay Baloa, in case you don't know, yung mga unnecessary remarks are prohibited dito sa loob ng hearing. Ha? Please maintain order. Aguanta lang muna. Makasalita lagi mo mamaya. You will be given your time. We will give you your time. At tapusin, respetuhin lang natin itong nagsasalita. Because mamaya, re-respetuhin rin kayo. Pakikinggan rin namin kayo. So pakinggan muna natin si Mayor na nagsalita. Okay lang? Please refrain from making unnecessary comments. Dahil hindi ito sabungan, ha? Kuan ito? Committee hearing ito. Senate committee hearing. Thank you. Please continue. Thank you, Mr. Chair. For a while, Leon. I apologize po. Emotional lang po ang ating mga biktima. I understand. Sorry po. Hindi man ako diretso mag-contempt kagad sa mga tao na yan. Alam natin, this is the first time to be here. Kung hindi lang dahil sa investigation na ito, hindi yan makakarating dito. Kaya hindi nila alam yung ginagawa nila. You are forgiven. That reminder ko lang yun sa inyo na bawal yung ganun, ha? Okay yun. Walang problema. Nag-react sila doon sa statement. Why did they react? What did you say? Leon, ano yung last statement mo bago sila nag-react? Mayor Leon, bagay. Ano sinabi mo? Sir, as I've said, pinabasa ko yung English translation sa affidavit of recantation of certain Wency Rove Somoza. Sandali ha. Sino yung mga nag-react dyan? Eh, para klaro tayo. Bakit ka nag-react? Halika nga, magsalita ka dito. Bakit ka nag-react? Relax ka lang ha, relax lang. Huwag kang emosyonal. Magsabi ka dito, bakit ka sumigaw dyan? Dito, magsalita ka. Yun, ato sa pakinggan yun ha. Pakinggan natin. Bakit kayo nag-react? Magsabi ka dito. Asa? Relax lang. Teka yung tubig. Bigyan yung tubig. Dali, huwag kang umiyak. Relax ka lang. Bigyan yung tubig. Pwede na magsalita? Okay na. Sige. Bakit kayo nag-react dyan, nagsigawan nung sinabi ni Mayor Bagi? Sunood na pangalan. Pangalan ni Mordin. Susan po. Sige. Bakit? Ang tanong ko, bakit kayo nag-react? Nag-react po ako sa sinabi ni Mayor Bagi po. Kasi ako din isa biktima dyan sa AX po.
Mayroon po akong form ebidensya. Gusto niyo ipakita ko? Mamaya, I will... bibigyan kita ng time. Sorry. Isa-isa kayo pasalitain ko. Ang tanong ko lang, bakit kayo nag-react doon sa sinabi niya? Yung binabasa niya is an official statement. It affidavit yun. Yun, react official yun. Yung sinabi niya, 4,000. Yung sinabi na 4,000 po, doon po nangyari yun sa Divine Mercy sa likod ng munisipyo. Ang gipirmahan 5,000 tapos binalik 500 lang. 500 kasi dalawa yung kasamahan kong nagpasali po si Jocelyn. Anyway, okay na yun, ha? Okay na yun. Papasilitahin kita ulit mamaya. Tinapos lang natin itong mga opening statement nila. One by one kayo pagsasalitain ko mamaya para maklaro natin. Ha? You prepare all your statements. Balikan kita, ha? Yes. Parilas mo. Inom ka mo ng tubig. Pasensya na po, Senator. Ha? Pasensya na po. Okay lang. Sobra po akong react kasi nungalingan kung sinabi niya, binaliktad. Naintindihan ko kayo. Huwag kang mag-alala. Ha? Relax lang. Mamaya magsalita ka. Balikan ko lang muna sila dito. Sinong una magsalita? Tas kamot. Okay, sandali ha. Laruin natin. The reason why you are here before this committee, andito kayo para mag-testify. Ngayon, nakakover yung mga mukha ninyo. Ayaw nyo makilala kayo dahil takot kayo. Ha? Sabihin ko sa inyo, huwag kayo matakot. Andito yung pinakamagaling na regional director sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas National Police. Andito si General Delbo. He can assure your safety. Kaya, ako mismo, kung may mangyayari sa inyo doon, kalaban ko yung mga hara sa inyo. Pupuntahan ko mismo kung sino mga hara sa inyo. Ha? I'm giving you that assurance. Huwag kayo mag-alala. Baka sabihin nila, ibang tao yan nagsasalita, huwag kayo matakot. Arne, can you give your assurance? Tuloy mo, para hindi siya matakot. Kilala niyo si General Delbo? Yes, sir. Senator, sir. Kayo mga Lynn, Boy Tabang, kilala niyo si General Delbo? Kilala niyo? Hoy, kilala niyo? Oh. Well, alam niyo na magaling na opisyal ito, kayang-kaya niya kayong protektahan. Alam niyo yan. So kung may mangyayari sa inyo, siya ang mananagot sa akin. Ha? Laruin natin yan. So siguruhin mo, General Delbo, na wala mangyari ito sa mga witness na ito. Yes, sir. I will assure you, sir. Okay. At saka PD. Sinong PD ng Norte? Siguruhin niyo na hindi maras itong mga batang ito. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for that. Sino unang magsalita? Mayla, go ahead. You know, yan yung maganda. Ipakita niyo mukha ninyo. Then because you are telling the truth. If you are telling the truth, huwag kayo matakot. Andito na nga kayo eh. Harapin ninyo yung kamatutuhanan. Sabihin niyo yung buong katotohanan. Go ahead, Mayla. Ano po, yung mention po ni Mayor na si Wensi po, kaibigan ko po yun. Sino? Na-mention ni? Wensi po. Wensi yung na-mention ni Mayor Bahagi. Kaibigan ko po yun. Okay. Sabi ko po siya nag-complain. Okay. Wala pong prinamis na pera. Napunta po kami doon kasi biktima kami. Nabiktima po kami ng educational assistance na 10,000 na tatanggap namin. Binigay sa amin yung 10,000. Pero pinapunta kami dun sa isang kwarto. Akala namin, pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi, pinapunta po kami dun sa isang kwarto kung saan may tao po dun na kukolektahin yung pera. Pero bago po kami nakapunta dun sa Divine Mercy, pinapunta po muna kami sa Nagpunta po kami dun sa peso po kasi kailangan daw po ng gate pass.
Papasok na sana kami sa Divine Mercy pero hindi kami pinapasok kasi kailangan doon ng gate pass. Yun ang sabi yung nagbabantay doon sa gate sa Divine Mercy, doon po sa Carmen yun. Ano ang payout ito? Payout ng educational assistance? Assistance po. Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. So, siguro college student ka na, di ba? First year college. Third year college. First year po. Ah, first year. Po. Were you not aware that before kayo tumanggap ng pera, wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, oh, ito lang pirmahan ninyo, 10,000, ha? Pero ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. 10,000? Yan nga po. So sabi mo, pinapasok kayo sa kabilang room, kinuha yung... Pera po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa inyo? Opo. Before nangyari yan, wala ba kayong usapan na ganito ang arrangement natin, ha? Ibalik nyo yung 9,000 sa amin? Yan nga. 1,000 lang sa inyo? Punta po namin doon sa Peso, sa likod po ng munisipyo namin doon. Nandun po yung mga admin, nagbibigay ng gate pass. Admin? Sino yung admin na yun? Jerry na Lupa po. Ha? Jerry na Lupa. Gini? Jerry. Jerry na Lupa. Jerry la Lupa. Na Lupa po. La Lupa. Na Lupa. La Lupa? Opo. Saan siya ngayon? Hindi ko po alam. So, kilala mo talaga ito na Jerry Lalupa pangalan niya? Oo, kasi namukuhaan ko po siya. Siya po nagbigay sa akin ng gate pass. Tapos sabi niya sa akin, na-briefing ka na bagang. Ha? Na-briefing na kagang. Na-briefing ka na gang? Yun po yung sabi niya. So, hindi ko po alam kung anong briefing yung sinasabi niya. Pero baka hindi niya po ako bigyan ng gate pass pag hindi ako nag-oo eh. Mm. So, ano na lang po ako, nag-oo po ako. Nabigyan ako ng gate pass, nakapasok ako sa Divine Mercy tapos na... ni-review po na yung mga documents na naipasa namin para... Hindi mo tinanong kung anong briefing? Wala kang tinanong? Wala po kung tinanong kung anong briefing kasi wala po talaga akong alam. Kasi ang alam ko lang po, kukuha po ay makakatanggap po kami ng educational assistance. Okay, continue. Pagkapasok po namin doon, na-review na po yung mga documents namin, na okay na po, pinatawag na kami by batch. Mga 10 po kami pinapasok doon sa... Doon mismo sa office na nandun sa Divine Mercy. Nandun po sa table, nakalatag po yung mga papers po doon na may mga pangalan ng mga beneficiaries. Dalawa, Divine Mercy, eskwilahan ito? Hindi po. Ano yan? Simbahan? Likod po ng... Munisipyo ng... Carmen po. Likod ng munisipyo ng Carmen? Opo. Merong Divine Mercy? Opo. Ano yan siya? Kapilya? Islet po. Ha? Islet. Ha? Divine Mercy Islet po. Islet. Pero Office of the Mayor na po ngayon. Office of the Mayor. Ano, you confirm, Mayor Bagi, merong Divine Mercy, ano yan siya? Thank you, Mr. Chair. Bago ko po sagutin yung tanong ni Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin, hindi ko yung statement, Mr. Chair, yun yung statement ni Wensi. Sulat kamay niya, nag-translate yes. ko na. So that yes. I wanted to make yes. to record. The committee recognizes yes. that appreciation. Panyan, apidabit niya. Tanong ko lang is, yung Divine Mercy, ano yan siya? Yes, Mr. Chairman, ang Divine Mercy, the DMI, lugar kung saan nakatayo yung isang function hall namin. Function hall, sa likod lang ng munisipyo. Okay, okay. Then, within the function hall, there is a room that has a restroom. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that clarification. Continue, Ma'am. Pagkapasok po namin doon, nandun po yung table na maraming mga papers po na nakasulat yung mga pangalan ng beneficiaries at kung magkano po yung matatanggap nila. Nung natawag na po yung pangalan ko, binulangan po ako ng pera sa harapan ko, 10,000 po yung binigay. Nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko na door, pero hindi po ako doon pinapunta. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, gang dala nga door agi, itinuro niya po yung door na yung sinabi po ni Mayor na may room pa po doon, na doon po kami yung napasok. Hindi po kasi siya makikita sa labas kung may tao ba doon. Wala kasi tinted po yung glass.
Pagkapasok po namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Sa, binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000, tapos sabi niya pwede ka nang mag-exit. Sino yung lalaki na yun? Hindi ko po kilala yun. Hindi mo kilala? Bakit mo binigay? Kasi akala ko po, ay kasi baka staff po siya ng condon kasi nandun po sila sa mismo sa venue eh. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, Myla? Hindi lang po ako, madami po kami. Hmm. Hindi niya nakilala kung sino yung lalaki kumuna ng 9,000? Hindi po. Kasi bakit po sila makakapasok dun kung hindi po sila staff? Sa tingin mo sino? Staff nino? Staff po ng municipality po namin. Sa Carmen po. Sa? Carmen. Meron bang ganun, Mayor? Thank you, Mr. Chair. Your Honor. Actually, ngayon ko lang nalaman na yung incident na yan. But as far as I can recall, wala akong natanggap na text, reklamo man lang during those days. Na ang lugar na ginasabi nila is just 25 meter away from the police station. Mr. Chair. Kailan nangyari itong payout dito? October 29 po kami na payout. Hindi ba kayo nagreklamo? Na alam niyo na 10,000 kukunin ninyo, tapos biglang kinuha ng isang lalaki, isang stranger, kamo, na 9,000 at 10,000 lang natira sa inyo. Hindi ba kayo nagreklamo sa DSWD? Kung kanino man. Kaya po, nagpunta po kami kay Kuya Gov po. Mayor? Kay Governor po. Hmm. Nagpunta kami kasi nakita po namin yung live niya na kung sino yung mga biktima ng... Tika, saan ka, Myla? Carmen po. At tika, Carmen. Ba't hindi ka pumunta kagad si Mayor? Kasi po, wala naman po siya dun sa ano eh. Baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. Hindi. Huwag mo muna sabihin kasabot. Dahil... Hindi. Huwag tayo magbabanggit ng kasabot dahil hindi naman tayo nakakasiguro kung kasabot o hindi. Baka lang. Ha? Kasi po, yung naano po kasi ako doon sa sinabi ng lalaki na sabi niya if na-briefing na po ba ako, eh staff po yun sa municipality. So hindi mo ma-identify? Wala sa inyo naka-identify doon sa lalaki kumukuha na ng... Jerry na lupa po. Pera? Jerry na lupa, yung lalaki nagkuha ng pera. Ay, yung lalaki kumuha ng pera? Hindi po. Hindi namin nakilala kasi nakakap po siya eh. Naka? Nakakap. Nakakap may face mask din? Wala po. Oo. Oh. Wala nakakilala sa inyo? Ha? Yung minention mong name, Nalupa? Jerry Nalupa, oh. Yung admin na nagbigay sa akin ng gate pass. Pero sa pagbawi ng pera, wala na doon si Jerry Nalupa? Hindi po namin alam kasi matagal din po kami nag... Hindi, ang tanong ko, ang nagkuha ng pera sa'yo, binigyan ka lang 1,000, binawi yung 9,000, isang lalaki at isang babae? Opo. Oh, wala doon si Jerry na lupa? Wala po. Siya po yung nagbibigyan ng gate pass, yung Jerry na lupa. Ikaw ay taga Carmen? Opo. Kung yung dalawang tao na yun ay staff ng munisipyo ng Carmen, sigurado ako may idea ka kung mukha niya taga Carmen ba yun o hindi taga Carmen? Hindi na po kasi ako nakakabalik ng Carmen sa tako. Sa inyong lahat dyan, sino nagkakilala? Ikaw, Rose, ganun din nangyari sa'yo? Ikaw, John, ganun din nangyari sa'yo? Hindi po, from Tagum City po ako at ibang incident. From Tagum City po. Tagum City? Yes po. O, sandali, sino dito ang taga Carmen? Carmen? Ikaw, ganun din nangyari sa'yo? Nala ni Jerry na lupa. Hindi. Doon ka ba doon sa Carmen ka ba? Nakatanggap? Sa Carmen po, sa... Oh, yun nga. Nakatanggap. Kayo yung nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha kayo ng 9,000. Senior high ang anak ko. Senior high ang anak ko. 10,000. Basta, ang sabi doon nung nagpirma kami, nagpirma ako doon sa bahay ni Tata, ang sabi doon... Sino si Tata?
si Jocelyn Sumasino po. Yung pangalan, pagkalarin mo, Jocelyn? Jocelyn Sumasino po. Doon po ako nagtrabaho sa kanila. Ako po yung caregiver ng nanay niya. Sino? Oo. Anyway. Tapos ako labanderan niya. Sino nakatanggap ng 10,000 tapos kinunan 9,000? Ako kay Senior, ang sabi po, ang pag- doon din sa Divine Mercy? Doon po sa Divine Mercy, sa likod ng munisipyo. Katulad nung si Myla, hindi mo na-identify kung sino yung lalaking kumuha. Sino kumuha sa inyo ng 9,000? Hindi ko po kilala kay nakahihintay. Lalaki o babae? Lalaki. Dalawa po nandun sa loob ng kwarto. Maliit na room. Ano, i-describe mo nga. Ana, ang buhok niya po, kalang uso nga, ah, bonnet. Bonnet yun lang po niya. Ang color sa dami. Naka-bonnet o naka-cap? Ay, hindi, kanang, ano ba yung gupit? Ano ba, may dalawa rin si Senador Bisaya, pa sila na mag- Huwag mo ito rin yung ulo ko. Anong, ano, anong buhok niya? Ano yung buhok niya? Yung uso, yung usong gupit na bonnet? Magkahintulad kay ano? Bullet. Ha? Ah? Oo. Bullet? Ah, bullet. Magkahintulad sino? Sa akin? Ha? Lip. Limbo, katulad ko? Parang mulit, ka, mulit man, sir, katong gupit. Ano, bro? Mulit. Mulit. Mulit cup. Ha? Ano yung mulit? Ah, yung mulit, yung malinis dito, tapos mahaba dito. Ganyan, yan ang mulit, ibig mo sabihin? Yes po, nag-side. White side wall, ibig sabihin? Nag-side. Malinis dito sa gilid. Nakayoko. Ha? Nakayoko po kasi siya. Nakayoko siya nung nag... Yung description lang ng lalaki. Dahil pati-describe ko rin kay Myla. Yung babae po na kasama... Yung lalaki kumuha ng pera. Yung lalaking kumuha po ng pera, moreno po siya. Ha? Moreno po siya. Hindi ko po ma... Ano yung mukha niya eh, kasi nakakap siya. Pero yung... Yung kutis niya po, moreno siya. Lalaki. Yung mukha? Hindi ko po namukhaan eh. Kasi yung nakakap po kasi siya, hindi ko makita yung mukha niya. Tapos yung babaeng kasama niya po, may kulay yung buhok. Ano kulay? Blond po. Blondie? Opo. Pero nagpakulay, hindi naman talaga blondie yun. Meron pa kayong employee na blondie, Mayor? Mr. Sir, I cannot speculate pero hindi ko ma-describe din yung gina-describe niya, Your Honor. Hindi, siguro kakunti lang ang blondie rin sa opisina mo. Meron ba kayong... Ito, 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 blondie ito, bro. Ito, ito, ito. Yeah, ganyan ba? Ganyan ba ang blondie? Diba? Po, ganyan po. Oo. Oh. So, ilan kayo na biktima? Ha? Ilan sila na biktima na kinuha ng tigna 9,000? Po. Ilan kayo? Madami po. Marami kayong kinuha na tigna 9,000 na 1,000 lang natira sa inyo? Opo. Oh, tayawa. Kayo, ganun din? Your Honor? Your Honor, okay. Eh, ang sabi po sa release po, pag senior high po o college, 10,000 pero kung junior high 5,000 tapos ang 5,000 1k din ang release o niya ang 10,000 1,000 din ang release ang matanggap ay ang matanggap sa ayuda sa educational. Okay, Mayor, saan ba galing itong ayuda sinasabi nila? Kanino galing? Galing po sa DSWD, Your Honor. Kanino? Well, to be transparent about it, Mr. Your Honors, Mr. Chair, yung payout po natin October 29, we have nothing to do about this certain payout, the specific payout.
Wala po talaga. Because oh, sa this is Chejen eh, yung educational assistance yan, di ba? Ano? Yes, 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 Mr. So, Chair. Hindi yan DWD-5. Hindi po. Chejen. Well, no po. Ito po ay... Pwede rin, no? Yes. Ito po ay transfer of funds na allocated na po sa... Then, meron pondo pa rin ng DSWD yun. Yes po, but okay. Then we... wala na po kaming control doon sa payout na yun. Dali, paano walang control kung doon ng DSWD? Well, kaya mo dapat mag-distribute doon, di ba? Lahat ng payout, may tao kayo. Dapat man by your tao. Nasa naka-transfer of funds na po sa kanila yon. Sa local? Yes po. Tinansfer niyo sa local so, well, who was the one who distributed the funds? Is it not the representatives from the DSWD or the local government? Basta we can say na hindi po taga DSWD, Mr. No, you said it was your funds from the DSWD. You should have your staff or one of your employees from DSWD to monitor the distribution of funds. Am I correct? O bakit wala kayong, ba't walang representative of the DSWD doon? Bakit pinaubayan ninyo lang sa, kung dinownload nyo, bakit nyo pinaubayan lang sa LGU? Good morning po sa... You are? I'm Wenz Morata po. I am the chief of the Crisis Intervention Division in Central Office. Who also of the DSWD? The, from Central Office po. Okay. In terms po dito sa case po sa Carmen, this is a transfer of fund. Actually, this is one of our modality, our disbursement strategies to at least expedite po the provision of the cash assistance. When we do po the transfer of fund, we engage po into a memorandum of agreement with the local. This is an open field po for all the... between DSWD? Yes, DSWD and the local government. LGU? Yes po. Right. Part of the provisions po natin, pagdating po doon sa ating pong MOA, is that the sole responsibility po ng LGU is the assessment and the conduct of payout po pagdating po na sa mga target beneficiaries po nila. Subject pa rin po ito doon sa existing guidelines po on the AIX. And for the central office po, ang amin po nagiging role na lang po dito to ensure that the liquidation process within the financial... I'm sorry po. As part of the role po ng DSWD Central Office is to facilitate the monitoring and ensure po the transparency of the records para the liquidation process po natin. But entirely the responsibility po pagdating po sa payout po ay usually po the local government po, and as expected is the role of the local social welfare and development po, Honorable Chairperson. So, the DSWD local representative should be present sa payout. Am I correct? Hindi naman pwedeng, po. Pwedeng tahimikan muna dito at hindi namin maintindihan. Alam mo na, tahimik na muna tayo. Tahimik muna tayo. Actually po, hindi naman po kasama sa mandate ang proposal ng MOA po natin with them that the local or the DSWD Central Office will be present. Na-orient naman po natin kasi sila sa policy prior the signing of the MOA. Sino ino-orient ang local po. The regional office po ay kinokol po ang ating pong local social welfare and development office. Oh. Lahat po ng social workers doon, they were oriented on the process, requirements, and the policies. So but, during the payout, were they not present there, yung mga social workers? Present po ang social workers ng local. Yes, but correct. Not from the DSWD po, sir. Huh? Not from the national office. Yes, I know. So they were present. At least you had a representative during the payout. Even the local social workers. Sa local government. Mr. Chair, Your Honor, point. Wala po, just to clarify things. Yung DSWD po kasi from the central office up to the regional levels lamang po. Yeah, meron po tayong devolution of social services. That's why meron po tayong tinatawag na LSWDO. Municipal Social Welfare and Development Offices, Provincial Social Welfare Development Offices, and then yung mga city CSWDO. So yun lang po yung gusto rin namin i-clarify. That's more often than not, talagang nami-mix po yung dalawa. But then hanggang sa regional level lang po talaga kami. And with this particular payout in Carmen, yun nga po yung point of clarification namin, wala pong involvement yung atin pong DSWD National Office. Ganun din po yung ating mga social workers kasi po transfer of funds na po ito. Alright. Okay, Mr. Edwin. Thank you po.
So the DSWD and the municipality of Carmen executed the MOA. Am I correct? Yes, sir. Who signed the MOA? The MOA was entered into by between the mayor of the LGU, which is Carmen, and who the regional director. In behalf of the LGU of Carmen, the mayor? The mayor. Do you have a copy? Yes, Your Honor. Can I have a copy? And who signed in behalf of the department? I did, Your Honor, as a regional director. All right. Can you furnish this committee a copy? Meron ka pang idagdag doon sa sinasabi mo? Yung kaibigan ko po, may chinat po siya sa akin. Chinat? Opo. Kailan? Nag-send po ako ng may screenshot po ako dito. Kailan yan? January 15 po. January 15? January 15, tapos... Sino kaibigan mo? Si Wenzero Somoza po. Wenzero Somoza, yung sinabi ni Mayor. Opo. Ano sinabi niya? Sabi niya dito nung January 15, bang, i-question na ako sa taga Carmen, bang, niabot na sila ang inyong reklamo na apel imong pangalan, nakabutang manggood kay Jovel. Ang record ba, ayaw balik dito kay Ubahib, kay Ipit, jud ko ani ba? Ang nag-message po ani kay mo, iyahang ka Ilara. Pero wala po ko, hindi ko po kilala kung sino yung nag-message nito. Finorward niya lang po sa akin. Pag-iulit, marunong ka man mag-Tagalog. Sige nga, i-Tagalog mo para ma-record dito. Sige, i-Tagalog mo yung sinabi mo kayo na. Bang, question ako sa Carmen. Question ako sa Carmen. Kasi... So, ngunit, tinanong siya ng taga-Carmen LGU? Hindi po naka-specific. Carmen lang po yung nakalagay. So, paano sabi? Question siya ng Carmen? Question ako sa Carmen. Sa Carmen? Kasi umabot na sa kanila yung reklamo niyo. Yung pangalan mo, kasali. So, ang sabi niya si Wincy? Yung nag-message po kay Wincy. Yung nag-message kay Wincy? Opo. Okay, tapos? Tapos, nung Sabado po, nag-chat siya ulit sa akin. Sabi niya, may tumawag ba sa Yumi? Sabi niya sa akin, tapos siya. Tapos, hindi ko na lang itutuloy yung reklamo ko kasi may... Ibibigay daw sa kanila na waiver. Waiver? Papapirmahan daw po. Means po daw nun, ititigil daw po nila yung reklamo. Kasi marami na daw po na taga Kamiling and Alihal. Then may sinabi din po siya na hindi na talaga natin makukuha yung 9K na kinuha sa atin. Yun po yung sabi niya. Yeah, go ahead, Governor. Kagabi po, Your Honor, nag-report na po yung iba, nag-text sa mga staff ko na pinupuntahan po sila bahay-bahay, lahat yung mga nag-execute ng affidavit na para sinabihan na i-withdraw na yung mga affidavit nila or maging delikado. Kaya takot itong mga complainant, Your Honor, kasi pati mga pamilya nila pinupuntahan na. At sabi ko sa kanila, huwag kayong matakot dahil protected tayo sa Senate. Nandiyan si Senator Ronald Bato, nandito ang ating Philippine National Police, Philippine Army, mga senators. Isabi nyo ang katotohanan, huwag kayong matakot sa tumatakot sa inyo. Meron ba nanakot sa inyo? Meron? Sino? Sige, salita kayo. Magsabi ka kung... Sige, sabihin nyo. Sino nagtakot sa inyo? Si Ana. Good morning po, Mr. Chair. Yes, go ahead. In my case po, hindi po ako beneficiary. Ha? Hindi po ako beneficiary. Dati po akong staff po. Ha? Dati po akong staff under sa Vice Gov Office. Staff sa Vice Gov Office? Po. Sir, klaro. Anong trabaho mo sa Vice Gov Office? Isa sa mga in short, kami po yung nagko-collect ng, yung halimbawa 10,000 and then the 9 or 4,000 is ibibigay po sa amin. Sir, actually, ako personally, ayokong mag-involve dito, sir, kasi wala na ako sa, under ni Vice Gov, Sir Oyo. Sandali.
Go, Vice Gov Oyo, do you confirm na that dati mo ito yung staff? Eh, lapit ang kwan, Mike. Hindi ko mamukhaan, Sen. Ikaw mo na, ipakita para kaalaman mo. Yan, hindi mo dating staff yan? Si Monmon, sir. Ah, Monmon. Dugay naman siya wala, sir. Ito na nag... Apo. Kano sagay ka nag-resign, Mon? Clarify ko lang, sir. Nag-resign ako last December 2022. Okay. Apo, hindi na ako nag-renew by January 2023. Kasi personal, kasi nag-review ako. Sir Oyo, mahayol akong dispensa, no? Kay, mag-bisaya lang ko, sir, no? Kay, gusto na akong ma-express gid ako ang ano. Ako personally dili ko gusto mabang in mindful ko ani no kay dili ko gusto samok and naabang po ko yung personal life but naan man gyud threat sa ako sir nga actually ma-provide na ko na chat sa ako ba na kauban po na ako sa work na i-quote na ko nga ningon nga dili may gusto ayaw hulata ay na-show sa ana sir sa screen ayaw hulata nga kami muhipos nimo ana naman ang. So, monto ako motivation. Ako, wala ko yano kay Sir Oyo kasi nagtrabaho naman ko ato sa Yaba. Personally, wala ko yung unan. Apil-apil ko diri. Sige, kadala lang ha. Anong laman yan? Cellphone mo yan? Ah, apo. Bukasahin mo nga. Ah, okay, sir. Pwede ba ma-enlarge sa, please, sa technicals? Okay, sir. Babasahin ko po. Ah. Okay. Ah. Mon. Dili na ko mag-atik-atik kung unsa man inyong plano ayaw ninyo dayo na o dili mo gusto mabali. Dili mi gusto ni Madam na makabalo si Sir Oyo na mga staff ra niya ang mubali niya kay wala takabalo sa mabuhat niya. Kinsa man ni si Madam? Si Madam? Ma'am Fiersunga po. Fiersunga? Yes po. Sino si Fiersunga? Si Ma'am Fiersunga, personally friend ko po talaga siya. Sir, siya ang nagpapasok sa akin to work with Sir Oyo during campaign. Okay. Opo, during campaign pa, isa na ako sa mga campaigners si Sir Oyo. Sige, continue. Basahin mo. Okay po. And then, dili mi basta-basta nga kalaban o unsa man na nahibal-an nimo, imuha na na, ayaw na pag-apil-apil kay og dili ka gusto, kami ang muhipos nimo. Dili mo mudaog ana inyong kaso o gusto kag trabaho adto og office kay ato nang istoryahan kabalo man ka kinsa duulan kay staff man ka diri dati ayaw hulata na kami ang ulihok. So sir di, kini nga statement mo ning nagudyok sa ko wow, ako wala koy answer o yon na koy personal nakalagot wala jud kini nga statement mo na ni ako ang kan bang ano man nga, wala naman ko dito, dili na ko connected. And isa pa, ako personally, daghan ko o aminado ko, sir, Mr. Chair nga, na ako'y mga na-recruit, Jod. Daghan ko na-recruit kung nga. Kung kaya mo i-Tagalog, Tagalog. Marami ako na-recruit po na maging beneficiary, mga friends ko, classmates, even my relatives, my aga, my cousin po, uncle, involved sila. Pero, na-question din ako dati, bakit daw babawasan like 5,000 ibabalik yung 4,000. Ako naman as a staff syempre sinabi ko under the command of the higher ano mo lang ang instructed sa akin po. So wala koy kanang kuan nga kanang mga personal issue mo lang man ang sugo good sir mo lang ang instructed sa akin ba sa mga head. So sinong instruction kanino instruction? Ma'am Fiersunga po. Fiersunga, ano instruction niya? Na yun po, during payout, yung mga... Kumsik, you invite Fiersunga. Andito, yung andito ba si Fiersunga? No, sir. No, sir. Invite hearing. She is not also connected in the Vice Governor's office, sir. Ano siya? Hindi siya connected sa Vice Governor. So, hindi pala konektado. Your Honor. Excuse me po, Your Honor. So, yeah, yung... payout sa Asuncion, nandun po si Fiersunga. Si Fiersunga, hindi po siya registered sa Vice Governor office, pero personal siya na staff ni Vice Governor Oyo-Oy. Lahat ng payout under office ni Vice Governor, siya po ang nandoon. At Governor po ako, Mr. Chair, siya po ang inuutosan ni Vice Governor Oyo-Oy na pupunta po sa office kung may mga for approval kami sa legislation hanggang ngayon. So, dyan po. Just for the record, Vice Gov Oyo-Oy, do you confirm na in any way
officially or unofficially connected sa iyo ito si Persunga. Ay, yes, sir. Yung gusto natin ma-establishin nyo. Yes, sir. But yes. I would like just to ask, sir, kay na nakuha naman yun, you know, na take up naman eh. Manguta na lang unta ako kung unsa gyud ang connection sa, ay kung ano talaga ang connection ng yung statement ni Mon sa yung sa tawag nito allegations dito. Ang tinanong ko lang sila kung sino ang nakatanggap ng threat kasi being the chairman of the Senate Committee on Public Order, I am also makonsensya ako kung because of this hearing, mga magiging under threat itong mga tao na ito. At yun nga, sumagot siya, si Ana, na nakatanggap daw siya ng text. Kaya, sinong sender ng text na yon? Yung may nakalagay doon, Jerome? Opo, sir. Sino si Jerome? Si Jerome Dae po, sir. Kasamahan ko po siya. Staff din siya under Vice Gov Office. And then, nagtataka lang ako, sir, kasi yung account na ginamit niya para makapag-chat sa akin is dummy account. New, ano siya, sir, new Facebook account na nagawa lang, so... New Facebook account? Yes, sir, pero... Bakit nag-appear dyan, Jerome? Yes, sir. So, kilala niyo kung sino si Jerome? Yes, sir, personal friend ko talaga siya, sir, kasi magkasama kami sa ano. Then, connected din kami sa Messenger, my original Messenger. So, nagtataka ako kung bakit gumawa siya ng dummy account, which is yung ginamit niya para makapag-chat sa akin. So, yun yung question ko din, sir, ba, na kung may ano sila, dapat personal na lang nila akong sabihan para if ever magaling, if hindi nila gustong mag-show ako dito, hindi na lang talaga ako mag-witness talaga, sir, ba, kasi ayoko talagang ma-involve sa ganitong ano, kasi ayoko ng gulo, kasi may ano naman ako, umalis na ako doon sa Vice of Office, employee na ako, private. So, anong motive mo, bakit ka pumunta dito? Sir, yung talagang threat, yun talaga, sir. Ito talaga, kasi natakot, yes, sir, kasi even my family, napuntahan na din nila. Sinong sila? Ma'am Fier po, sir, at saka yung kasamahan ko na si Greg, pinuntahan ang ate ko kagabi. Greg, iba yung Jerome? Yes, sir, mga kasamahan ko. Tapos sabi na ate ko, tawagan daw ako, i-convince daw ako na ano. Pero naglapit naman ako kay Gov after na makaano ako ng threat. Kasi wala namang ibang mag-protect sa akin. Kasi sabi ko naman, pag hindi ako, sir, mag-serad ko sa, kung ani mag-uni, sir, bang ako magong purpose is, involve naman good ko ani. Na yung mga tao nga pwede mo turo sa kuha. Nga si, ako ang nagkuha sa ilang kwarta kay, usually ako mga na-recruit is kay ilarad yun na ako. So, pwede dyan ko matulog. Ganito ha, klaruhin natin. May mga payout na ikaw ang nagkaltas ng pera? Yes, sir. Like on, what? Anong kasi payout? AX? AX, sir. Tupad. Ganyan, sir. Pagkanong kinaltas mo? For 5,000, kaltas ng 4,000. 1K lang sa beneficiary. Then 10,000, ganyan. And so, then... 5K? Yes, sir. 4K, what? Mabalik sa amin. Sa iyo, mabalik. So, gano'ng ka nakalagay pera, nahawakan mo, nakaltas mo? Yes, sir. Ako mag-collect and then i-turn over ko sa head namin, which is si Ma'am Fier. Kasi siya yung nag... Mayaman niya si Ma'am Fier ngayon? Ah, hindi ko pa alam, sir. Gano'ng? Estimate. Sa tagal mong nagkakaltas, mga magkano'ng halaga na kaya na-remit mo kay Ma'am Fier? Sir, to be honest, I cannot disclose the money amount that they were collected already kasi... What is to disclose? You are under oath. Ha, tinatanong kita ngayon dito, so you tell me. Okay. So magkano ang estimate mo? Personally, yung time na nakakolek ako, may mga 100,000, more than 100,000. Yun yung mga... Yes. Ilang beses yun? Maraming beses na, sir. Maraming beses? Twice, thrice, ganyan ako naka... Pero more than that, napadid, sir. Apo. Kumsik, yung next hearing, you invite... Persunga. Ito ba yung nasa picture? Yes, sir. Saan yes, itong, anong, saan dyan? Dahil saan dito, yung naka-harap, naka-black? Black, sir. Babae yan, laki. Ha? LGBT po. LGBT? Dito siya nag-usulti, kung saan siya? Gay po. Gay. Pier yung pangalan? Yes, sir.
Yepo. Pero ang nag-treat sa'yo, nagpadala ng text, si Jerome. Jerome, nakapangalan si Jerome Dae po. Which is gusto ko rin po talaga siyang ma-invite po also dito. Kasi para po, ano sir ba? We will invite him. Yes, we will invite him. Kung siya ba talaga yung nagpadala ng message sa akin. Kasi kung walang message niya, garon sir, dili ko mga people, dili ko magpabida-bida din niyang mag-dismiss this kay ako pong protektahan akong self and also my sponsor, akong pamilya po. Walang na akong gusto yun ma-istorya. Well, nanintindihan kita. Yes po, salamat kita. Po. Hindi dahil sa threat through text, hindi ka appear dito. Yes sir, exactly po. Okay. So Arte, itong babae na to, ano pangalan mo? Monmon po sir. Monmon. May nag-text sa kanya na nag-threat a certain Jerome. Please make sure na wala mangyari masama sa kanya.